Kaway kaway mga katosok, nandito na naman ako upang ipakita sa inyo ang ating gagawin. Ang ating arrangement ngayon ay round bouquet. So ayan, wala nang intro. Sugod agad, nagmamadali ang madam. In just 10 minutes, babalik si madam. Sana matapos natin agad. So, ang ating ginamit na bulaklak ngayon ay spray rose, bronya, at yung big rose na normal na size, at saka wax flower, at lalagyan natin ng touch of eucalyptus. So yan lang ang ating material na ilalagay sa ating round bouquet. So kanina habang nagbibidyo ako, hindi na ako nakapagsalita kasi nagmamadali. Palagi lang ako busy sa trabaho, kaya hindi ako makapag-video masyado. Kaya ngayon, dinadagdagan ko na lang, nilalagyan ko ng add-ons, story, para ay maipaliwanag sa inyo kung ano ang ating ginagawa. Kasi pag nasa trabaho na ako, wala nang usap-usap. Talagang pag-busy, busy talaga. Ayan. Napakarami tayong ginawa kanina na bouquet. So, isa lang ito sa ginawa natin kanina. Medyo mayroon pa naman oras. Kaya nag-video ako para maipakita sa inyo at makapagbigay kaalaman sa paggagawa ng bulaklak. So, ayan. Sundan nyo lang yung aking ginagawa hanggang matapos ang ating bouquet. Yan lang, napakadali lang maging isang florist. Pag isa ka ng ganap na florist, ang trabaho mo ay para na lang laro-laro. Ayan, tulad ng aking ginagawa, para na lang ako naglalaro. Ayan, makikita nyo naman na talagang pinagsasama-sama ko lang yan. Sisilip-silipin kung saan ang hindi balance, doon sinalagyan ng bulaklak. Makikita nyo naman kung saan ang mayroong bakante. Ayan. Kung napapansin nyo, hindi ako nagtatali. Ayan. Medyo mahirap po yan, yung hindi nagtatali. Kasi mayroon mga florist na hindi kayang gawin ang ganyan. Yung iba, nagtitip talaga or nagtatali kasi maano daw. Hindi daw nila kaya yung paghawak ng matagal. Masakit sa kamay yan, mga katosok. Pero ako, nasanay na kasi ako, kaya kere lang. So, yan lang ang dapat sanayin. Kasi sa pag gagawa ng sample, tulad yung ikaw ay mag-a-apply, pag ganyan ka humawak ng bulaklak, hindi ka tip ng tip, ayan. Yan talaga ang basihan na marunong ka talagang humawak ng bulaklak. So, ayan na yung ating bulaklak, may paikot-ikot pa si Dodong. Kuha ko ng wrapping, ayan. Yung wrapping natin gagamitin, yung pang-inner sa loob. So, yung pag-wrapping natin is napakadali lang. Kahit anong gusto mo, basta maganda sa paningin ng ating customer o sa ating mga madam, ayos na. Kasi pag akong nasa trabaho, kung ano ang aking maisip, basta walang binigay na picture, walang binigay na example ang madam, bahala na. Basta pag nagustuhan yan, yun na yun. Pag nagustuhan, mayroong tip. Pag hindi nagustuhan, wala tayong tip. Kaya yun lang yun, mga katosok. So ganyan lang Hawakan nyo lang sa dulo, tupi-tupi ng konti, sabay ipagpag, at ayan. Hawak mo dyan. Then, tip. Maganda kasi yung tip na ginagamit kasi hindi mo na kailangan itali. Yung iba, gumagamit ng ribbon. Mahirap, tatali ka pa. Mas maganda yung tip. Ganyan lang kadali. Sabay pagpag. Tapos, ang boxing. Ganun lang ang maging isang florist. At ang kagandaan sa florist, kung ikaw ay nagtatrabaho na bilang isang florist, alam mo naman na bulaklak ang ating mga kasama lahat, nakakatanggal stress, mga katusok. So ayan, kailangan enjoy lang tayo sa ating ginagawa
Kasi habang tayo ay gumagawa ng bulaklak, yung ating isipan is nag-recreate ng iba't ibang klaseng design. Yan. Kunwari ngayon, meron kang naisip na dekorasyon, maaaring maya-maya, meron ka naman maisip na gagawin mo na iba, ibang style na gagawin. Kaya, habang ikaw ay gumagawa, yung isip mo is nag-recreate ng arts. Yan. Kasi ang pagiging isang florist is kailangan meron kang arts na tinatawag. Kailangan napaka-creative mo. Tulad ng ginagawa ko ngayon, kung nakikita nyo sa screen na yan, nagmamagaling, hindi naman talaga magaling yan. Oh. Ayan. Kala mo kung ano makahawak eh. Ayan o. Oh. Ganyan lang ho, kadali maging florist, mga katosok. Ayan, napakagandang trabaho ito. At nagkagandahan sa pagiging isang florist. Kahit 50 ka na, kahit senior citizen ka na, basta marunong ka pang tumusok, marunong ka pang humawak ng bulaklak, tiyak mayroon kang trabaho. Kasi ang pagiging isang florist, hindi lang sa paggawa ng bouquet, kundi pwede tayong gumawa ng pang-wedding at iba't ibang klase ng arrangement na pwede nating pagkakitaan. Ayan. Marami ang pwedeng mag-hire sa atin habang tayo ay kaya pang magtrabaho bilang isang florist. So, ayan. Natapos na tayo kanina sa inner na liner. Ang ginagawa po natin, ang rinarapping natin yung pang-ibabaw na yan. So, ayan. Kasi dito sa aming shop is advisable ng aming manager na kailangan lalagyan ng inner tapos sa ibabaw. So, dalawang klase ang pangbalot. Pero may mga customer naman na nagre-request na isa lang. Ayan, nadepende lang sa customer. Kung ano ang advice ng customer, yan ang ating susundin. So, ayan. Nasa likuran ko naman yung ibang lahi. Si Mizanor. Shout out sa iyo, Mizanor. Ayan, nagwawalis. Hindi siya utility. Isa ho siyang florist. Pati ako din, nagwawalis din ako pag wala akong ginagawa at mayroong dumi sa sahig, nagwawalis din ako. Hindi porket florist ako, gagawa niya lang ako ng gagawa. Hindi. Kailangan give and take. Kung sino ang may bakante, tulungan. Ayan. Ibang lahi po yan. Sri Lanka po yan. Mabait naman si Mizanor Rakman. Ayan. Ayan na ho. Malapit na matapos ang ating bouquet. Sundan nyo lang ang ating ginagawa at siguradong matututo kayo bilang isang florist. Pag matuto ka bilang isang florist, sigurado hindi ka magsisisi. Pwede ka nang mag-apply anywhere sa ibang bansa. Ayan. Napakagandang trabaho po ito. Lalo na sa abroad kasi malaki-laki ang bigayan sa pagiging isang florist. Ayan. Si Mizanor. Ayan. Dumadaan sa likod. Ayan. Malapit nang matapos ang ating round bouquet. Yan ang design natin ngayon is dalawang bisis ko pa lang ata ito ginagamit na pag di-design ng ganyan na na wrapping, yung ganyan na design na wrapping. Ang purpose ko naman, kaya ako nilagyan ng plastic sa ilalim, minsan hindi kinukuha ng madam kaya minsan nilalagyan ko yan ng tubig sa ibabaw, binubuhusan ko at pag pinick up na, ayan, guguntingin ko yung plastic para mabutas, para matapon ng tubig. Ayan, so, lalagyan na natin ng ilalim ang kanyang pinakapaa. Alam nyo ko mga katosok, dito sa amin, napaka-sensitive ang pagra-wrapping. Kailangan walang makikita na gusot. Baka naiisip nyo, bakit hindi continue yung pag-wrapping ko simula sa taas papunta sa ibaba? Kasi ang nangyayari mga katosok, scrumpled. Kaya ang ginagawa namin, ayan, kung makikita nyo, putol ang pag-wrapping. Iba sa ibabaw, iba sa ibaba. At saka ginagamitan namin yan palagi ng double-sided tip
para walang nakaukang, walang nakabuka. Talagang pulidong pulido ang paggawa ng ating booking. Kaya ganun kami dito. Kasi medyo sensitive ang ating nang tawag nito, ng checking. Kailangan paglabas natin sa ating sa ating production dito sa ating gawaan, paglabas i-check ng ating mga doon sa reception, kailangan walang scrambled, kailangan malinis ang ating bouquet. Kaya ganyan ho. Yung papel na aking linagay, yun po yung tag namin. Kumbaga, yun ang aming trademark. Ayan. So, kunting lang, matatapos na, dadaan si Mezanor. Meron siyang gagawin na pala orchids. Yun, pala plant ang dala niya. So, ayan na mga katusok. Tapos na ang ating round bouquet. Ready for pick up na ni Madam. So, sana meron kayong natutunan sa videos na ito. Kung nagustuhan nyo ang aking videos, please subscribe to my channel and hit the notification bell. Kung meron naman kayong katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba. Yan ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya yon. Yung ating in-spray is leaf shine po yan para maging matingkad ang mga dahon ng ating bulaklak sabay spray ng tubig para medyo maging fresh. So ayan lang, dito lang natatapos ang ating videos na ito. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking videos. Goodbye and good luck sa ating lahat. So ito na yung ating finished product.